Okay, so good morning guys. Great sa ating area, napakainit na naman. Tapos galing tayo nagpalunang sa Kalabaw. Right sa routines, pinaligo yung Carabao, no? Tapos practical tips tayo dito sa pagpa-farming. Applied to all, para sa lahat nating mga kapa-farmers over Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you. No, so siya nga pala, thank you sa ating mga supporters sa YouTube. Maabot tayo ng 9,000 subscribers, thank you sa inyo. I hope nakatulong yung mga binabahagi natin, lalo na dito sa larangan ng pagpa-farming. No, so at saka sa ating Facebook page, Jupilo Farmer, anak ni Matoy, thank you sa lahat-lahat, thank you. Shoutout sa inyo. So again, napakainit. Alas 9 ng umaga. So yan yung routines natin. Paligo sa Carabao. Lagay natin dun sa lunangan. Ano ba yun? No? So practical tips. Okay lang ba? Isang crop lang yung itanim? Or alin ang mas okay? Focus ka ng isang crop. Or meron kang side crop or yung side dish, no? Again, sa atin, kung mapansin ninyo, nung una ang focus natin ay talong, no? So nagtatalong tayo, tapos here comes after sa focus nating talong, of course, before niyan, marami tayong mga tanim. Sitaw, sili, kamatis, no? Pipino, nakatanim din tayo. Pero umabot sa punto yung mahirap yung pag-manage pag marami kang tanim, no? So kaya part sa adjustments ko, instead, maraming crops. So ginawa ko, nag-focus ako sa talong. And later, may issue din pag sobra yung kung isang crop lang kasi wala kang other options, no? So nangyari pag mura yung presyo, pag magkasira-sira yung tanim kasi yun nga, di naman sa lahat ng times maganda yung tanim mo, no? So problema din, no? So in short, based on my experience dito sa pagpa-farming, na nasubukan natin yung mag monocrop o yung siya lang, isang tanim lang yung ating inaalagaan, so ang mangyari is mahirap, no? Kasi pag mag failure yung isa, wala na, di ba? Dapat dito rin, no? Pag marami kang tanim, may issue din, no? Kasi marami kang i-manage, iba-iba yung mga issues, iba-iba yung problema. So when it comes to focus, dami mong kailangang alalahanin. No? So in short, it's more on, para sa akin, dito ko na-realize, mas okay yung multiple crops. Dito sa akin, itong mga pipino, sili, mga side dish lang yan. So, ang main natin na produkto is yung ampalaya talaga as of now. Of course, nakatry din tayo ng puro ampalaya. So, nangyari was, dumating yung times na nag-failure once. So, nangyari, nagantay tayo ng isang buwan. Isang buwan na walang income talaga. Isang buwan na zero-zero talaga. So, yan yung masaklap. Kaya ginawa ko, of course, nakatanim na naman tayo ng mga ganitong tanim dati, no? So ginawa natin, binalikan natin yung mga histories natin sa pagpa-farming, alin dun ang mas okay, no? So here comes, bumalik tayo sa of course, ayun yung main dish, no? Yung ampalaya, pero meron tayong mga side crops, no? So gano'ng ka-importante yung side cropping o yung iba pang mga crops maliban doon sa main dish mo. No, so dito kasi guys, laking tulong, no? Lalo ngayon doon sa ampalaya yung presyohan
ay mura. Of course, yung 30 dito, okay na yan. Kumbati na yan talaga. Para sa akin. No? So, yung presyuhan sa Ampalaya, 30, 35. Ngayon, matagal na. Mga 2 months na siguro. No? Tapos, yung panahon ay extreme. So, pahirapan. No? So, kaya, para sa ating adjustments, tanim tayo ng pipino. Tanim din tayo ng sili. No? Siling panigang. Doon sa taas, may siling kulikot pa tayo. At least, meron kang ibang sources ng income dito sa pagpa-farming. Kasi, kung mapansin nyo, nangyari sa atin last year, that was November to December, yung nagka-failure yung Ampalaya natin, zero talaga tayo. In 1 month, wala tayong harvest. No? So kaya, after nun, mayroon tayong in-adjust. So, ginawa natin, mayroon tayong mga side dish na napakalaking tulong na makasurvive tayo dito sa ating pagpa-farming. Kasi mangyari, pag naka-single crop ka, or monocrop ka, or isang dish lang, o isa lang yung tanim mo, once magka-failure, zero ka na. So, yan yung na-learn natin dati, last year. Saya kung mapansin ninyo, ngayon, meron na tayong mga iba't ibang tanim na inaalagaan. No? So, sa akin, of course, when it comes to management, marami kang alalahanin dito kasi marami kang tanim. Iba-ibang uri, iba-ibang problema, iba-ibang sakit. Pero yung sources ng possible, sources ng income mo, ay meron. So chances, dito nga sa atin, sa siling panigang, thanks God, nakachamba tayo sa presyo, umabot tayo ng 170. So, nangyari nun, ano ba yon? Maramihan yung harvest natin, no? Of course, di naman gaano karami kasi 3,000 hills lang yung siling panigang natin. At least, nakakuha tayo ng 700 plus maximum doon. So, laking tulong. Of course, dumating din sa punto, dyan sa sili, dumating din sa punto na umabot sa 15 pesos per kilo. No? So dito sa pipino, blessing pa rin, no? Kahit papaano, at least yung 15 pesos per kilo ay okay na sa pipino. No? So yung presyo natin natikman nito 15 20 20 15 15 20, ganun lang. So at least laking tulong talaga. Kung puro pa tayo ang palaya, puro pa tayo talong, pag magmura yung isang item, chances, pahirapan talaga. No? Kaya ginawa natin, marami tayong mga crops. Iba-ibang crops, iba-ibang gulay. Pero dito sa atin mostly, naka-focus tayo dun sa tatlong items ngayon, for now. No? So sili, siling panigang, siling kulikot, at saka pipino. Galing tayo dun sa baba, guys. Layo yung linalakan natin. No? So kaya sa akin, advice ko, again, iba-iba naman tayo ng mga nakikita. No? So gaano ka-importante yung side dish dito sa pagpa-farming, of course. Kasi pag yung main dish lang yung focus mo, if in case mag-failure yung tanim, if in case jackpot ka sa mura, pahirapan talaga. Kasi malaking ang capital dito sa pagpa-farming, ang lahat ay uncertain. Hindi natin alam lahat ang galaw. No? So dito nga sa area natin, napakahirap yung pagtatanim. Kasi napakainit. No? Pero
selected few areas lang, hindi lahat. Dito lang sa area natin. Kasi in Northern Cebu, napakaganda yung mga produce nila ngayon. No? Shout out Marvin San ng Medellin. Shout out sir. At kay Ma'am Susan Veloso, napakaganda ng mga pananim doon sa norte. So dito sa southern part, of course, di rin lahat dito. May mga areas din na maganda yung pananim kasi di nadalaw pa sila ng ulan. Only dito sa area natin ay pahirapan. No? Pero again, sa akin, survive lang, laban lang, tsaka patuloy. And that's life, and real life dito sa farming. Ito yung siling kulikot natin kasi nakaulan. Last week, wala na namang ulan. So at least, gumagalaw na yung mga talbos. At least naging okay. No? Tapos yung siling panigang natin, nagre-recover na ng konti. May mga bagong talbos na minsan. Pero di pa rin. Yun bang napakaganda kasi napakainit dito sa area. No? So again, para sa mga baguhan, the best, yung maliban sa main dish, meron kang mga side dish dito sa pagpa-farming. Kasi, yun nga, just in case mag-failure yung main dish mo, at least meron kang iba pang sources na pwede mo pagkikitaan dito sa pagpa-farming. Of course, ngayon sa atin, sa akin, personally, pahirapan. Yung mga harvest natin, konti-konti, yung presyo is mababa. So, sa akin, is just for survival. Di naman lahat ng times ganito, no? Hindi rin sa lahat ng times mahal yung presyo. Hindi sa lahat ng times maganda yung tanim mo. Hindi sa lahat ng times jackpot ka. So, dito sa farming, that's the real world na kailangan mong tanggapin. So, pagbigyan ka, magpasalamat ka sa taas. Pag hindi, dapat may pasensya ka, no? Na kaya mong lampasan yan. Now, of course, minsan, that's, may mga times talaga na pahirapan. Yun bang sasabihin ko, ano ba to? Give up ko na ba to? Pero of course, sa akin, may mga times talaga, no? Pero again, sa akin, is that's part. At kahit ano yung mga issues, yung mga problema ay kailangan kong harapin. And that's part of the process. And that's normal dito sa buhay natin ng mga farmers. No, ngayon, napakamahal lahat. Lahat ng inputs, lalo pang lumubo. Lalo pang tumaas. No? Pero yung mga harvest natin, mahirap. Napakamura. Napakasakit. Pero again, patuloy lang, laban lang. Maraming salamat. Huh? Ito pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo, panaigsaba, kay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord.